pinagpala. Mauna. Para po, simulan ang seven last words. So, itong mga seven last words na ito, ito yung mga huling pitong salita ng Panginoon bago siya dalhin ng Panginoon sa heaven na. So, we will start with the first words of God. But before we start, let's just remind ourselves and put ourselves in a situation na, kasi ito yung panahon, di po ba, na tayo ay nakaupo na dyan, andito ang Panginoon nakapako. When I was meditating on this word, may pinanood po akong clip yung parang crucifixion of God. And sobrang hindi ko po ma-contain yung iyak ko kasi sobrang ang sakit nung nangyari. But still, the first word of God was me. Father, Father, forgive them for they don't know what they're doing. Ikaw nga, masanggi ka lang. Sino hada? Yung nakagad ang sasabihin mo, masanggi ka lang or may magawa lang sa'yo na masakit. Sobrang na yung reaction natin. But what God said during that time was, Father, forgive them for they don't know what they're doing. This season in our life is for us to understand that these seven last words of God is for us to understand na kung ano yung nature ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sa buong mission ni Lord dito sa earth, nagtuturo siya about forgiveness. Sa Lord's Prayer, ang sinabi dun sa Lord's... Sinabi dun sa Lord's Prayer na forgive... What was that? Yes. So yun, yung mission ng Panginoon is to teach us all forgiveness sa buong pagtayo niya. Forgive us our trespasses as forgive those who trespasses against us. Nung tinanong siya ni Peter, Lord, ilang beses ako magpapatawad? Sabi ng Panginoon, 70 times 7. So in a day, let's try to remember, 70 times 7 kung magpatawad. Unang pagising, maingay yung ka-flatmate mo. Lord, 70 times 7, minus 1 na. Pagising mo ang gulo ng kitchen, Lord, minus 2 na. Those 70 times 7 ba? 100 something? And it will not cover the whole day. It means you have to forgive all the time, because the God did. Noong pinako siya, wala siyang ibang unang nasabi, but Father, forgive them for they don't know what they are doing. The first revelation na natanggap ko sa Panginoon dun sa salita na yun is, believe that God has forgiven your sins. It says in 1 John 1 verse 9, but if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all wickedness. All wickedness. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanan mo, kahit pumatay ka pa ng tao, kahit yung nasa isolation sa munting lupa na sobrang wala nang pakialam sa buhay, kundi pumatay lang, ay kaya at alam natin na mapapatawad ng Panginoon. And kaya na tayong patawarin. But there is a condition to it. It says, if we confess our sins. Ang hinihingi lang ng Panginoon sa atin is to come before Him, humble ourselves, and confess our sins. Which is to repent. Panginoon, patawad at sinungaling ako. Patawad, sinaktan ko yung ganito. Patawad. That is the only consequence of God for the forgiveness of our sins. And that is to confess and to ask for forgiveness. Second is from Hebrews 8 verse 12. Maaari po ba natin basahin? For I have forgiven their sins. Once God forgives you, He said in His word, I will remember their sins no more. Hindi na susumbat sa'yo ng Panginoon yung kasalanan mo. O ikaw anak, ganyan ka dati, di ba? No. Siguro tayo, we may not understand yung hindi natin may sumbat. Siyempre, masaktan ko lang si Atiya sa isang bagay. Siyempre, maaalala ni Atiya. So, but the Lord says, remember their sins no more. So we have to believe that God has forgiven your sins. Yung unang sinabi ng Panginoon, Father, forgive them for they don't know what they're doing. It is teaching us to accept the forgiveness that God is giving unto you. To accept the forgiveness that God is offering unto you unto the cross. Anytime we feel like
Alam ko, lahat natin, napagdaanan natin yung mga moments na ang lamig natin sa Panginoon. Lord, wag muna. Next time na lang. Lord, wag muna. Hindi mo na ako magkukommit sa ministry kasi next time na lang, Panginoon. But if we focus our eyes on the Lord, yung forgiveness niya sa kung gano'ng kalaki yung kasalanan natin, it is enough for us to believe that God has forgiven us. This image is about the color red. Each block represents your sin. One may be lying, one may be stealing, one may be lust, one may be unforgiveness. But it says in Isaiah 1 verse 8, come now, let us settle this matter. Pag sinasabi to, sige nga, dito na tayo, let's settle this, ngayon na. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Yung kasalanan natin ay sobrang pula na imposibleng hindi mo mapapansin. But the Lord is faithful to have transformed this redness into this whiteness. Because it is in His promise that that our sins are like red, they shall be as white. Kayang patawarin ng Panginoon kahit gaano mang kapulan ating mga kasalanan. Though they are red as a crimson, they shall be like wool. So believe in your hearts that what God did on the cross is to forgive your sin. Next revelation na natanggap ko sa Panginoon on this word that He said was freedom of forgiveness. Itong kwento po ng pato na to, malaki ang naitulong sa akin. Kwento po ito ng aking papa sa akin nung bata ako. The story goes like, may dalawang magkapatid. Nasa probinsya sila. Tapos meron silang lola. Meron silang agalagang pato. Tapos, isang araw, yung maliit, yung bunso na bata, nabato niya yung pato, namatay. Na eh, nakita ng panganay. So parang na-blackmail siya ng panganay. Oh, ang pato ha? So kinabukasan, pinaghuhugas ng plato nung lola yung panganay. Sabihin natin, si Princess ang panganay sa Ate Yas. Sorry, Ate Yas. Sa Ate Yas ang bunso. Oh, Princess, maghugas ka na ng plato. Sabi ni Princess, yes. Hugas ka na ng plato, sabi ni Ate Yas. Ano po ito kung maghugas ng plato? Sabi ni Lola, ikaw. Sabi ni Princess, yes. Ang plato. So, walang magawa. Hugas siya ng plato. Hapon. Oh, magpunas na ng mesa. Maglinis na ng bahay. Maglinis na ng kwarto. Yes. Magpunas na ng bahay, maglinis na ng kwarto. Ayoko nga, Princess. Yes, ang pato. So naging blackmail na nung panganay na anak sa bata yung pato. Then it comes to the point na sobrang mahirap na nito, hindi ko na kayang itago eh. Parang gusto niya nang lumapit sa lola niya na sabihin, la, napatay ko yung pato mo eh. Pero hindi niya magawa kasi meron siyang takot. But it came to a point one night na, ito na, gagawin ko na. Lumapit siya sa lola niya and sinabi niya, La, naalala mo ba yung namatay yung pato mo isang araw? Oh, anak ko, naalala ko. Kasi po, ako po yung nakapatay. Napatay ko po yung pato niyo. You know what the lola just did? Inakap lang niya eh. Pinatawad niya yung bata. And that is what God is asking of us to just come and confess and say and accept the freedom that comes with forgiveness. The next day, oh yes, maghugas na ng plato, maglinis na ng kwarto, magwalis na sa labas. Ayoko ate, princess eh. Yes, ang pato. Sabi niya, sorry, wala na akong pato eh. Nabigay niya na sa kanyang lola and maaari mo ba sabihin sa katabi mo, may pato ka ba? Sige. Sige. And this freedom of forgiveness na inaalay sa atin ng Panginoon, that comes with the cross and after saying, Father, forgiveness for they don't know what they're doing is, we will know the work of forgiveness is complete when we experience the freedom that comes as a result. Ulitin ko po. Malalaman natin na kumpleto na ang pagpapatawad sa atin is kapag naramdaman ang experience.
experience natin yung kalayaan na kasama nito. And this is the freedom. This is the result of the forgiveness that God has given us. Peace. When He was put in the cross, when He said, Father, forgive them, for they don't know what they're doing, ino-offer sa atin ang Panginoon itong salitang to. Peace. It says in Philippians 4, verse 7, then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and mind as you live in Christ Jesus. As we accept God's forgiveness, as God has forgiven us for our sins, let us accept also the peace that comes with it. Huwag natin isip. Minsan, kahit po ako, nararamdaman ko, I've been a Christian for 26 years, and minsan nararamdaman ko, natatawa na ba talaga ako? There would come a time in my life, Lord, pag namatay ba ako, sa heaven ba talaga ako? Parang, it goes with it. But then, when I look at the cross, I'm reminded of this peace that God has given me, na pinatawad ako ng Panginoon at itong kapayapaan na binigay niya sa akin, pag aalagaan ko at pag kumbaga, I will walk in the peace that God has given me because He has forgiven my sin. So, and this is the last, medyo mabilisan lang po, last of the revelation that I received is what? Experience God's forgiveness. So first, if we believe that God has forgiven your sins, kung naniniwala ka na kaya kang patawarin ng Panginoon kahit sobrang laki na ng kasalanan mo, kahit feeling mo, hindi ka na makakabalik. Alam ko, meron iba sa atin siguro sa Pilipinas na sa ministry sila and hindi nila alam paano bumalik sa Panginoon. This is the call of God for us right now. As He said the word, Father, forgive them for they don't know what they're doing, is for us to believe that God has forgiven our sins. We may be as red as this, but God can transform us into this white linen. And let us experience the freedom of forgiveness. Yung pato natin sa buhay natin, ilapit na natin sa Panginoon. At mararamdaman natin yung kapayapaan na binibigay niya with the cross. And for us to experience really the forgiveness of God is for us to confess and believe, to accept the freedom, and to live as forgiven. Tinatawag tayo ng Panginoon na naniniwala ako. Tinatawag niya rin tayo to live as forgiven. May mga alam kong may mga nakasakit sa atin. And right now, the Lord is knocking in your heart to just say, patawarin mo na yan kahit gano'ng kaupaulit-ulit niyang ginagawa. Patawarin mo na yan kahit hindi mo rurok maisip yung sakit na ginawa niya sa'yo. Pero Lord, ba't ko pa patawarin? Nasasaktan pa rin ako ngayon eh. Lord, hindi naman siya nagsasorry sa akin. But God is calling you to live as a forgiven because He has forgiven you. And let me end with this simple prayer. For this first part, can we close our eyes and just, you can say it after me if you want. Panginoon na mahabagin, dumalapit kami sa'yo, humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga bagay na naming nagawa, nasabi, na tinignan, na nakasakit sa'yo. Patawad, Panginoon. Alam namin, hindi namin man maisip kung gaano kami mapapatawad, pero ginawa mo. Salamat, Panginoon. At ngayon, lumalapit po kami, Panginoon. Can we just say the name, or even in our minds, can we just say the name of the person na nakasakit sa atin? Panginoon, pinapatawad ko po si wala man, hindi man bukal sa puso ko ngayon, hindi ko man nararamdaman na gusto ko talaga siyang patawarin. Pero Panginoon, sinasabi ko itong mga salitang ito, pinapatawad ko po si. And let me just pray for you. Oh God, what you did on the cross, as you have forgiven us, may we accept this forgiveness and believe in this forgiveness that you can change us. Fill our hearts with this peace, Panginoon, that as you have forgiven us, teach us also to forgive others, O God. Teach us to live as forgiven every day of our lives, O God.
And may we start this season in our lives forgiven and free and at peace with your love. And we thank you, O God. In Jesus' name we pray. Amen.